This is very generous of you. Ikaw na itong may birthday, ikaw pa itong nagregalo sa amin. All I want is what is best for this hospital. Natandang ba aking unika, eh? Oh, siya na ba si Olivia? Dati-dati, naglalaro pa siya sa clinic mo. Now, looks like a younger version of her mother, huh? Salamat. Pero sa akin naman namana ang utak niya. She's a consistent dean's lister. Next year, mag-e-NMAT na siya. Oh, Iha, nakapili ka na ba ng specialty mo? Pediatrics po sana. Surgery usapan natin, di ba? Para saan pa itong pinatayo kong surgery wing? Kung ibang tao magmamana. Edward, I'm sure Olivia will give it some thought, okay? Di ba, Olivia? Olivia! Dito, happy birthday po. Sabi niya po eh, pinibigyan na po ang carrot cake. Ako po nag-bake niyan. Salamat. Siya ba ang boyfriend ni Olivia? Naku, hindi. Kaklase niya yan nung high school. Magkakaibigan sila. Tsaka taken na po si Andrew. Bawal mo nang makipagrelasyon ang anak ko hanggang di siya nakakapagtapos ng pagdudoktor. Di ba, Olivia? Opo. Loretta, bakit mo naman sinabi na may relasyon tayo? Ito naman kita mong pinagdududahan ng atong kaibigan natin, di ba? Ano ba yan? Okay lang yun. Huwag na kayong magtalong dalawa. At least, hindi na magdududa si Papa. Safe pa rin kami ni Clark. Ikaw naman, Olivia. Pag nahuli ka ni Tito, sigurado ako lagot ka. Makikipagrelasyon ka na nga lang ng patago. Sana doon sa matagal mo nang kakilala. Sa mapagkakatiwalaan mo. Andrew naman, hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin sa kanya? Malay ko ba kung ano yung intensyon ng tao yun sa'yo? Andrew, ang swerte na nga ni Olivia eh. Tsaka alam mo sa totoo lang, whether dapat first sight yan or matagal bago na hulog ang loob niyo sa isa. Isa lang naman ang gustong-gusto na isang taong nagmamahal eh. At yun na yung ma-inlove din sa kanya yung taong mahal niya. Ang taganoon din naman ako. Gusto ko siyempre yung taong mahal ko, mahalin din ako. Oh. Bakit hindi ba niyo yung Olivia? May mahal na mahal siya. Hindi ba ba enough yun? Ay, yung taong mahal din ako. Buti na lang walang nakakita sa'yo kagabi. Kung hindi, pareho tayong nalagot. Sa susunod, huwag mo na akong susurpisahin ng ganun, ha? Huwag ka na magali. Gusto lang naman kita makita, eh. Ako din naman. Kaya lang, alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Mahanap lang ako ng magandang tiyempo para maamin ko na sa mga magulang ko yung tungkol sa atin. Hindi mo kailangan mag-explain. Hindi man ako nagmamadali. Diyos no. Lagi ako nandito sa'yo ang tabi. Clark, anong ginagawa natin dito? Sabi nila, ang fountain na to, magical daw. Magtapong ka ng barya, kahit anong wish mo, matutupad. Hmm? Lang naman ang hiling ko. Na sana dumating na yung araw na pwede na. Yung wala na tayong tinatago, wala nang kumukontra, na pwede nating ipagsigawan sa lahat na nagmamahalan tayo. Ikaw, Clark, anong winish mo? Wala na. Natupad na. Nakilala kita.
Alam mo, habang buhay kitang mamahalin, siya nga pala. Meron akong sorpresa para sa'yo. Ha? Ano yun? Pero kailangan huwag kang tumingin para masurpresa talaga kita. Sige na nga. Okay. O ano ba kasi yan? Huwag kang titingin, ha? Uh-huh. Ito nga, sorpresa. Paano ba tayo masusurpresa? Ano? Pwede na ba? Clark? Pwede na. Happy 5th month, Siri. Ganda. Wow. Alam mo, sa lahat ng babae na kilala ko, sa ilang ako tinamaan ng ganito. Hindi gusto kong magbago. Because I want to be deserving of your love. Matagal mo nang napatunayan sa akin ang sarili mo. Kaya kahit hindi pa ako pinapayagang magka-boyfriend, sinagot na kita. Sana, Clark, ako na ang huling babaeng mamahalin mo. Isa lang naman ang hihilingin ko sa'yo. Sana, pag dumating ang panahon, paglaban mo rin ako. Bakit ngayon ka lang? Pa? Papasensya na po. May tinapos na po akong research sa library, tapos hindi ko na ho namalayan yung oras. Library? Ha? Ganitong oras? Niloloko mo ba ako? Baka kung ano-ano ginagawa mo sa likuran namin. Hindi po ako nagsasabi po ako ng totoo. Yung totoo? Saan ka galing? Sa school po talaga pa. Edward! Edward, tama na yan, please! Ano ba? 30 na si Olivia. Nasa tamang edad ng anak mo. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo pa. Siguraduhin mo lang. Alam mo kung paano ako magaling. Bakit ka tahimik? Problema ba? Ano kaya natin ituloy ito? Ano sa tingin mo? Natatakot na kasi akong magsinungaling kay Papa. Baka sa susunod, mas malalalo yung magawa niya sa akin. Hindi natin kailangan mag-iwalay. Kagawa ko ng paraan. Kausapin ko magulang, mapapakita ko saan nila. Seryoso ako sa'yo. Sinasabi ko na nga bang tama hinala ko eh. Sir! Saan mo po nasasaktan si Olivia? Huwag ka makalam dito! Sino ka ba? Sir, ako po ang boyfriend ni Olivia. Nagmamahalan po kami. Baka pwede na pag-usapan to. Nasasaktan na po siya eh. Aray ko hindi ko pinalaki ang anak ko para makipag-boyfriend sa katulad mo! Mana, please! Layuan mo si Olivia! Tayo na! Olivia! Aray ko! Pasandali lang! Please! Panasasaktan ako! Pasandali lang! Aray! Tayo na! Sandali! Magpapaliwanag po ako! Pasandali lang! Pasandali lang! Sir! Sir, dandaan naman po! Nasasaktan na siya eh! Makuha ka sa isang salita, ha? Tigilan mo na, anak ko!
Pasok! Olivia! Bilisan mo! Pasok! Layo na! Olivia! Olivia! Yun ba'y pinagmamalaki mo, boyfriend? Yung bastos na yon? Eh, sa itsura pa lang nun eh. Mukhang hindi gagawa ng matino eh. Papa, mabait po si Clark. Maalaga po siya. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon, Papa. Pag nakilala niyo siya, makikita niyo rin kung ano yung nakita ko sa kanya. Edward, baka naman pwedeng kilalanin muna natin si Clark bago natin siya i-judge. Isa ka pa! Kaya natuto itong subuhay yan eh. Dahil lagi mo kinakampihan. Sino mo si Olivia? Hindi. Nakasalubong ko si Tito. Tapos sabi niya, asan daw si Olivia? Alam ko naman magsinungaling ako. Kahit na. Alam mo naman na sila yung magkasama ni Clark, di ba? Kung wala silang ginagawang masama, di dapat hindi sila natatakot. Nako. Kawawang Olivia. Eh parang hindi niya makilala yung tatay nun. Sigurado, katakot-takot na sermon ang aabutin nun kay Doc. Makikipaghiwalay ka sa bastos na yon. Naintindihan mo? No! No, Papa! Please lang, mahal ko po si Clark pa! Ano alam mo sa pagmamahal? Tingnan mo yung anak ng Tita Gracia mo! Matapos mabuntis, tinakbuhan ng lalaki! Ayun, tuluyang nasira ang kinabukasan ng bata! Papa, please, promise, mag-aaral po ako mabuti. Tatapusin ko yung nursing, Papa. Please, please, sige na, please, Papa. No! You will break up with that man. This is an order, not a request. Ma! Alam mo, ikaw, imbis na problema mo yung love life na ibang tao, umanap ka na lang ang sarili mong girlfriend. Ang daming babae dyan sa paligid mo, alam mo lang tumingin. Loretta, si Olivia lang ang gusto ko. Sugod ka sa kanila. Magkakayos na kayo ng tatay niya. Alam mo, lalo lang mapapahamak si Olivia. Parang hindi naman pwedeng tumunga nga na lang dito eh. Kailangan paglaban ko ano meron kami. Pare, simula pa lang, alam mong malabo na kayong dalawa. The first time I met her, I knew I could love her forever. Hindi ba't ganyan ka rin nung kay Audrey? Diba si Olivia? Nagmamahal na kami ni Olivia. Pare, sa tingin mo ba, mamahalin ka pa rin niya oras na malaman niya kung anong totoo? Mahal po ako ni Clark. Mahindi niya ako sasaktan. Alam ko yun kasi masaya ako pagkasama ko siya. Nararamdaman ko po na importante ako. Anak, intindihin mo lang ang papa mo. Ganyan lang siya kasi alam niya ang potensyal mo na kaya mong pantayan o kaya higitan pang narating niya. Ginagawa ko naman po lahat. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Itulong naman yung hinihiling ko may bakit hindi pa niya mapagbigyan. Olivia, kung tunay yung pagmamahalan niyo, makakapaghintay yan. Ma'am, bakit ba lagi yun ang kinakampihan si Papa? Kahit na alam yun namang mali siya. Pag naging successful ka na sa karir mo, magagawa mong lahat ng gusto mo, anak. Pasensya ka na. Huwag kang tumulad sa akin. Na wala mo lang napatunayan. Hindi mo
kilala si Papa. Pag meron siyang gusto, hindi mo siya pwedeng pigilan. Ipagpipilitan niya yun. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Handa akong paglaban ng pag-ibig ko para sa'yo. I love you, Liz. And I don't want to lose you. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo sinabi sa akin na nakabuntis ka. Please wait, let me explain! Sige, subukan mong sumunod. Subukan mo. Babae ka, hindi na sana ako sumama kay Mama pa-Amerika! Bakit ka babalik-balik? Anong kailangan mo? Hindi man ako kukulis sa pagpapadala sa'yo, ah! Ano tingin mo sa'kin? Mukhang pera? Hindi na natapos ang obligasyon mo sa batang to! May obligasyon ka rin sa akin! May iba na ako mahal! Itatapon mo ang tatlong taon? Dahil lang may nakilala kay ibang babae? Walang ibang makakakuha sa'yo. Akin ka lang! Akin ka lang, naiintindihan mo? Audrey, hindi mo ako pagmamayari. Matagal na tayong tapos. Baka nakakalimutan mo, hiwalay tayo bago pa ako magkaroon ng Olivia. Clark! Clark, bumalik ka dito! Clark! Sabi niya sa akin, mahal niya ako. Nagpauto ka naman. Loretta, pwede ba? Masama lang yung loob ng tao eh. Liv? Alam mo, okay na rin yan, at least, as early as now, nalaman mo yung tunay na ugali ng Clark na yan. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. You deserve someone better. Liv, alam ko nakikinig ka sa akin. Look, I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo yung tungkol kay Audrey. Ang totoo eh, natatakot ako na mawala ka sa akin. Dahil mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Hello? Pwede ba? Tigilan mo na si Olivia. Kung di ako na yung mga kalaban mo. Sabi sa akin ng kaibigan mo, dito raw kita makikita. Audrey, please lang, ayoko ng gulo. Oh, huwag kang umalis! Hindi magkakagulo kung hindi mo nilandi si Clark. Hinaan mo nga yung boses mo.
Nahihiya kang malaman nila na isa ka mga agaw. Ang sabi sa akin ni Clark, matagal na kayong hiwalay. Hindi ko alam na magkakaroon na pala kayo ng anak. Mas ngayon alam mo na. Mahal ko si Clark at nararamdaman kong mahal niya ako. Masaya kaming dalawa, pero dumating ka sa buhay niya. Maniwala ka sa akin, hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang na magkakaroon kayo ng anak, di sana napigilan ko yung sarili kong mahulog para kay Clark. Hindi ako isang desperadong girlfriend na nakikipagbalikan lang sa ex niya. Isa akong ina na nakikipaglaban para sa anak niya. Kaya kung ayaw mo ng gulo, tantanan mo si Clark. Salamat na nakipagkita ka sa akin. Hindi ako magtatagal. Pumunta lang ako dito para ibalik sa iyo to. I can't take this from you. Para sa iyo. Gusto ko man aminin sa iyo, natatakot lang ako eh. Na baka hindi mo ako tanggapin. Kaya mas pinili mong pagmukhain akong tanga. Nagsinungaling ka sa akin, Clark. Pero lahat ng pinarandam ko sa'yo na pagmamahal, lahat yun totoo. Liv, please give me another chance. Let me make it right this time. Masyado nang maraming kumukontra sa atin, Clark. Si Papa, si Audrey, ngayon naman pati yung magiging anak niyo. Huwag mo silang isipin. Kaya mo ako umayos sa kanila. Ang importante tayong dalawa. Paglaban mo naman ako. Paglaban mo naman tayo. I'm sorry. Puntahan mo na si Audrey. Hinihintay ka na niya. Pero ikaw mahal ko. Mahal mo nga ako. Pero mas kailangan ka niya. Uy, si Olivia yan, oh! Si Olivia, tara, tulungan natin. Tulungan niyo kami. Andrew? Anong ginagawa natin dito? Nag-collapse si Bronze kanina. Tapos may nakakita siya ng classmate mo. Sabi niya sa akin, nandito ka. Ha? Huh? Lala. Mas
Excuse me, girls. How are you feeling, Iya? Medyo okay-okay na naman po, Doc. Pagpaumanhin mo na. We conducted some tests without your consent. From now on, you have to be extremely careful. Iwasan mo may stress. Ano kung ibig niyong sabihin? Buntis ka. Si Olivia, mahal ko. Kasalanan to nung babaeng yun. Humanda siya sa akin. Audrey! Wala kang gagawin sa kanya. Naintindihan mo? Sinira niya tayo! Sisirain ko rin ang buhay niya! Audrey! Tingilan mo siya! Hindi ako papayag na hindi mo papanagot ang tong batang to! Hindi ako pakawala! Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin ko, ang ama? Hindi ko yung iningi mo! Aray! Audrey! Audrey, I'm so sorry! Yung baby, sorry ako kung wala yung baby! Ah! Alay! Tadali sa hospital! Tara! Sorry! Please! Tara! Audrey, I'm so sorry! I'm so sorry! Akong bahala sa'yo! Hanggan ako! Hindi siya! Tignan mo, hindi mo kawalaan ako. Audrey, tignan mo ako. Walang masamang mangyayari sa baby mo. Hindi ko kayo papabayaan, okay? Aray ko. Hindi ko kayo papabayaan, dito lang ako. Aray ko. Ay, natatakot ako. Lina, parating na. Buntis pa. Magkakaanak siya sa ibang babae. Paano niya nagawa sa akin yun, Ma? Sabi niyo, mahal niya ako eh. Naniwala ako sa kanya, Ma. Anak, di bale. Makakalimutan mo rin siya. Ang gawin mo ngayon, mag-focus ka muna sa ibang bagay. Saka mo na hindi niya mga pag-ibig na yan. Makakahanap ka rin ng iba, anak. Yung taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ma, hindi lang po yun yung problema. Eh ano? Natatakot po ako kasi... mabuntis ako. Buntis ka? Papa! Edward! Sandali! Sandali! How can you be so stupid? Edward! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Edward! Diyos ko, Olivia! Wala kang muntang na loob! So sorry pa! Hindi ko po sinabi! Matapos bigyan kita ng magandang buhay, ito ay gagantin mo sa akin! Edward, ano ba? Maawa ka naman sa anak mo! Huwag kang makialam dito, Barbara! Baka may mangyari masama sa dinadala niya! Mabuti na yun na mawalan tayo ng problema! Tumabi ka! Tumabi ka! Ano! Balik ka dito! Balik ka! Edward! Edward!
lamang. Saan ako nagkulang? Noong pa kita sinasabihan, ang tigas-tigas ang ulo mo! Sorry, Papa. Nagmahal lang po ako. Lintik na pagmamahal yan! You have a great future ahead of you! Sinira mo mga pangarap ko sa'yo! Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Sinira mo ang reputasyon ko! Olivia! Hindi mo na ako binigyan ng kahiyan! Papa! Papa, sorry! Mula ngayon, hindi ka na makakalabas sa pamamahay ko! Until I decide kung ano gagawin ko dyan sa dinadala mo! Papa, please, nung mamakaawa ako sa... Anong awa? Papa! Ha? Anong awa? Edward! Edward! Edward, tama na! Tumigil ka na! Itawa mo ako! Ako lang sa kanu, Edward! Hindi pa ako tapos sa kanya! Tama na! Hindi pa ako tapos sa kanya! Edward! Olivia! Tumalis ka na! Tumakbo ka na! Itawan mo ako! Edward, pabayaan mo si Olivia! Itawan mo ako! Olivia! Pabayaan mo na si Olivia! Edward! Olivia! Edward! Bumalik ka dito! Olivia! Edward! Olivia! Edward, tama na! Olivia! Edward, tama na! Edward! Olivia! Edward! Edward! I'm sorry if I was hard on you. Let me make it up to you. Hindi mapagsisisihan tong desisyon na to. Wala siyang kwentang lalaki. Pero Andrew, siya yung ama ng anak ko. Ano bang gusto mo? Maging kabit? Anong kailangan niya sa boyfriend ko? Ang laki ng problema ko sa kanya, naiintindihan mo ba ako? Ano bang problema mo, ha? Binuntis buntis na si Olivia, tapos si Andrew ang mananagot. Buntis si Olivia? Malapit na ito, malapit na. Babae ang anak mo. Ayan na ba yung baby niya, Clark? Anong ginagawa niyo dito? I'm taking home! No! Hindi, Papa! Sandali! Sandali! Tulungan mo ako! Sandali! Maria, Papa! Maria, paano mo nagawa sa akin to? Alicia! Yung baby ko, akin na! Marata! Bakit naiiwan yung batang to? Yun, hindi ko maintindihan. Doon na tayo sa Amerika titira. Doon mo ipagpapatuloy pag-aaral mo. Pag nandun na tayo, itatakas kita. Para makuha mong anak mo. Pwede naman na ako ang tumayong ina niya. Nandito naman ako eh. Do you really think na ganun ako katanga? Para iwan dyan ang passport mo? Gusto ko na magpasalamat sa'yo. Saan? Sa pagmamahal mo sa akin na wala kang hinihinging kapalit. Sana dumating yung panahon na mahalin mo ako ng buong buo. Binalik na naman ang mailman ang mga letters na pinadala mo. Hindi kami nangyaring masama sa kanila. Hi, Loretta. Gusto mo ba yung baby ko, baby? Anak namin siya ni Andrew. Hindi, hindi! Anak ko yan! Wala ni anak mo! Patay na! Namatay dahil iniwan mo! Hindi ako naniniwala sa iyo! Hindi ako naniniwala sa inyo! Nagsisinungaling sila sa'yo. Malakas ang kutob ko, may tinatago sila sa akin. May karapatan pa rin siya eh. Ngayon gagamitin niya yung bata para makipagbalikan kay Clark. Meron akong kailangan sabihin sa'yo. Ano yun? Si Olivia ang kausap ko. Masaya ka na? Anong sinabi na sa'yo? Pag malibalik ka rin mo man ang mundo, siya pa rin ang tunay na ina ni Karina. She is. Ang diliniwan niya kami. Kung talagang anak niyo si Karina, hindi kayo matatakot na ipa-DNA test siya. Malinaw na talo na tayo. Gumawa lang tayo ng sarili nating anak. Iniisip ko ba nang mawala sa akin yung bata? Nababaliw na ako. Wish I might be the one. Wish I.